Hello guys! Welcome back again to my YouTube channel. For today's vlog, ay tuturuan ko naman kayo kung paano ang mag-venipuncture gamit ang wing method. Gagamit tayo ng scalp vein set or tinatawag din siyang butterfly. Ginagamit ang butterfly sa mga elderly patient tsaka sa mga pediatric patient o kaya naman sa mga patient na may maninipis na ugat. So ito ang ginagamit kasi yung needle niya is manipis lang para sakto sa size ng vein. So kung yung patient mo is wala kang mahanap na vein dito sa kanyang anticubital fossa, punta ka dito sa kanyang dorsal metacarpal area. Itong dorsal metacarpal area, ito ang kanyang mga vein. Pag dito ka sa dorsal metacarpal area, wala ditong order of preferred vein. Di gaya sa antecubital fossa, di ba? Na may median, cephalic basilic, dito, kahit ano. Basta, huwag mong pipiliin yung malaking ugat kasi common yun na nagbabulge. Kaya dapat piliin natin yung sturdy na vein. Yung hindi masyadong manipis, hindi rin masyadong mataba. Okay? Tapos, ang mahalaga dito, dapat yung patient hindi nag-fisting. Dapat, ganun lang, naka-simpleng close lang. Ganun. Tapos, hindi ka pwedeng kumuha dito sa vein dito sa kanyang knuckle. Tsaka dito sa back. Kasi dito ang artery. Bawal tayong kumuha dyan. Pwede dito sa may wrist area. Dito sa may wrist. Kasi may malaking ugat dito din. So, dito tayo sa area yung to. Tapos dito sa may wrist area. Okay. So, maghanap na tayo ng vein ni patient. So, yun. May nahanap na tayong ugat dito. Yung straight na vein dito. Tapos, ang technique ko kasi dito, hindi ko dinadirect sa ugat niya. Medyo dito sa side. Medyo dito sa side kasi dito magalaw tong mga ugat na to. Kaya kung tutusok ako sa gilid, hindi sa mismong ugat, no? So pag gumalaw, may area ako na pagmumovean ng aking needle para hindi masyadong ma-lacerate yung vein ni patient. So, ito yung napili kong ugat. So, simulan na natin. Mag-disinfect na tayo ng kamay natin bago mag-suot ng gloves. Linisan na natin yung site ng tutusukan natin. Tapos habang hinihintay natin ma-dry, i-ready na natin yung ating butterfly. Para hindi masyadong kulot yung line. Tapos ilalagay mo na siya dito. Pagtutusok gamit ang butterfly, ang angle natin is 10 to 15 degrees lang. Kasi diba sa
sa syringe method, ang ginagamit nating angle is 15 to 30. Itong butterfly is 10 to 15 lang. Kung minsan may mga medtech na ito ang pantusok nila, tapos hawak-hawak na nila yung syringe. Ano? Ako, dahil pigod ako, baba na lang natin to. Tutusok na ako. Hindi muna sa mismong vein. Gilid muna. Tapos hilain mo yung skin ni patient dito. Tusok na ako. Yun. Pag may nag-backflow, yun o, may dugo na. Meaning, na-hit mo na yung vein ni patient. So, dumiretso ka na lang. Yun. Tapos pag ganyan, steady mo na. Hilain mo na lang dito sa syringe para pumasok yung dugo. So may nagtanong sa akin guys kung ano daw ba ang best technique para sa mga may shaky hands. So ito ang nire-recommend ko, yung ating butterfly technique. Kasi as long as naka-anchor na yung needle sa hand ni patient, kung nanginginig ka, wala nang problema yun kasi nagpupul ka na lang ng plunger. Basta maganda yung pagkakatusok mo dun sa may hand ni patient, wala nang problema. Hila-hila ka na lang. Kaya kahit nanginginig ka, carry na yun. Kailangan lang natin ng patience pag nag-butterfly method tayo kasi mabagal yung collection kasi maliit yung needle na gamit. Tanggalin na natin yung tourniquet. Tapos, kuha tayo ng cotton. Tapos, hilain. Tapos, apply pressure muna kasi baka magpasa. Ma'am, papress na lang po muna. Tapos, takpan natin yung needle. Then, hilain mo na lang yung excess na dugo galing sa linya, sa line. Yun. So, mag-ingat. Tanggal. Kasi baka may splash ka ng dugo. Yun. Tapos, itong ginamit natin, i-dispose sa needle-proof na lalagyan. So, for example, ito na lang yung aming basurahan. Dito mo siya ilalagay. Kasi matagas to. Kaya hindi niya mag-puncture yung lalagyan. Okay, ganyan. Tapos, mag-transfer na tayo sa tube. Hanggang sa line. May black siyang line dito. So, hanggang dyan yung dapat sample ng dugo. Sa side mo, dapat ipadaan yung dugo. Hindi diretsyong ganyan. Kasi maghihimulay. Dapat side. Tapos, edta 8 times na inversion. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos pati ito, dispose mo na rin dito. Ito yung mga ibang tinamit. So, pag okay na, pwede na tayong maglagay ng bandage or plaster sa hand ni patient. Ang tanggalin to kung hindi na nagdudugo. Tapos, syempre, lilibailan mo yung tube. Patient name, tsaka kung anong ward. So, yun guys, ang ating butterfly method. Sana nakatulong. Thank you for watching. Please comment, like, and subscribe. Thank you!